Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Saber TV channel. Guys, ituturo ko po sa inyo kung paano ma-recover ang inyong SIM card na nawala o kaya na black o kaya nawala ng signal sa cellphone. Guys, ganito po yung ating gagawin o ganito yung inyong gagawin. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na service center ng Smart. Kaya sa Smart Satellite, may mga branch po yan. Kadalasan yan sa SM, Robinson, kaya sa iba pang kaya sa mga mall. And guys, doon lang po kayo pumunta. Ang dadalhin nyo lang po doon, yung last transaction nyo ng kung kailan kayo nagpa-load. Yan. Kung magkano yung niload nyo. Makikita nyo naman po yan sa message ng yung cellphone. Kung meron po kayong ganito, dalhin nyo lang po din. Kasi inaanap din nila to. Mas maigi po kung meron kayong ganito. Yung pinaglagyan ng inyong SIM card na, i-block. Kasi guys, kanina pumunta ako dun sa Smart Service Center kasi na-block din yung aking Smart. Yung ginawa ko, pumunta ako doon. Kasi yung Smart na aking SIM card, yung SIM card ko na yon, doon po sinisend ni Google yung verification code. Kaya hindi ako makapag-login sa Google. Sa Google account. Kaya guys, after ng questioning sa akin, nung pagpunta ko doon sa Mall Officia, may Smart Service Center, wala akong maipakitang message na kung kailan ako nagpa-load. Naalala ko lang, yung last load na pinaload namin is 300. Tsaka, re-register namin sa good for one month. Only data, good for one month. Kasi yung SIM card na yon naka-promo po yun. Kaya, naka-avail kami na 300 unlimited data. May advice ko sa inyo kapag sa sign out kayo sa inyong Google, kaya i-remove nyo yung Google account nyo sa Google, sa inyong cellphone. Make sure lang na yung security contact number nyo is hindi naka-block. Gmail nyo is naka-sign in kayo doon. Mas maigi yun. Kasi ang nangyari sa akin, ni-remove ko lahat yung account ko doon sa aking cellphone. Kaya na-delete lahat. Nagsasign in ako kahapon, hindi ako makapag-sign in kasi yung verification code doon sinisend sa aking Smart number na na-block. Research ako gano'n kung paano ma-recover. Basa ako na pwede palang pumunta sa Smart Center, doon mo re-recover yung SIM card. Sa kagandahan is yung kung ano yung gamit mong number sa na dati na na-block sa'yo, yun pa rin ang ibibigay nilang number. Tuwang-tuwa ako kanina nung nalaman ko na mare-recover pa. Kasi may mga importante akong documents sa aking Google account. May SIM card silang ibinigay sa akin na aking ginamit. Noong after transaction, trinay ko. Yun, gumana naman kaagad. Inactivate ko kaagad. Guys, saka ako nakapag-login sa YouTube. Nakapag-login sa YouTube, nakapag-login sa Google and Gmail. Dahil sa SIM card na yon nandun yung security code, yung verifying code na ano. Guys, mapapakita ko sa inyo mamaya kung via screen recording yung aking paano ko na-recover yung aking Google account. So guys, pupunta po tayo dito sa ating Google sign-in para makapag-sign-in.
Kasi dyan yung aking Gmail account. Then, next po natin. Call in, sign in your this browser. Ayan, hindi ako makapag-sign in dito. Punta tayo sa ibang Google. Ibang service ni Google. Dito sa dito tayo mag-sign in. Then, another account. Use pattern. May password ang ating cellphone. Try lang natin. And guys, sa email. Okay, next po natin. Then, password. Then, next. Yan guys, ang nakalagay po dyan is two-step verifications. This extra step shows that is really you trying to sign in. Yan yung aking Gmail account. Two-step verification. Get a verification code. Google will send a verification code to. Yan po guys. Yan yung number ko na na-block ng Smart. Naka-block po yan. Yan po isi-send ni Google yung aking verification code para makapag-sign in ako sa aking account. Send natin. Yan guys, enter the code. Ngayon, hindi natin masisin yung ating verification code dahil yung ating number is naka-block. Ngayon guys, ipupunta ako sa Smart Service Center para papalitan yung ating SIM card na nasira o ipaayos. Pero yung number na ginagamit ko is yun pa rin. Si Smart na po yung bahalang magproseso nun. Tara guys, punta na po tayo. The next day. Guys, ito po yung Smart number natin. Kaya nandito po ako sa Smart site. Yan guys, oh. Para papalitan. One eternity later. So guys, nakuha ko na po yung Smart kapalit nung na-block kong SIM card. Pero same pa rin yung number. Same pa rin po yung number na pinalit. So guys, kung makikita nyo po, kaiba po yung itsura niya. Yan guys, oh. Wala na siyang number dito sa may SIM card. Okay, so sabi sa akin nung nagasi sa akin to, huwag daw itong walain, importante daw to kasi kapag nasira ulit itong SIM card, mawalan ulit ng signal, mablock ulit, ito lang yung ipapakita. Kaya napaka-importante po nito. Kailangan natin na itago, huwag nating walain. Okay, so buti na palitan. Dami pong questioning habang ini-interview po ako sa aking regarding sa aking na-block na smart SIM card. So guys, panoorin po natin yung aking screen recording nung na-activate ng aking SIM card. Tara guys, panoorin na natin. Ito guys, subukan natin bagong SIM card na kapalit nung
ating lumang SIM card na na-block. Pero SIM pa rin yung number niya. Ginagamit ko. Ito guys, isalpa ko na. Yan, titingnan natin guys kung gumagana. Yan guys, mayroon na po. Yan guys, ito po. Gumagana po siya yan. Okay guys, tingnan po natin yung mga sinin ni Google sa ating verification code dito sa ating message sa number na na-block. Guys, pwede na natin makita yung ating verification code dahil sa naayos na ni smart personnel na nag-assist sa atin kanina dun sa MOA. Guys, buksan po natin. Yan guys, kung makikita nyo, naka-apat na beses po akong attempt sa aking verification na code. Yan guys, ang mga sinend sa akin ni Google guys. Itong panghuli na to, panghuli na to, ito po yung ginamit ko para maka-open ako, para ma-open ko yung aking Google account. Yan po yung in-enter ko. Ito po yung in-enter ko. Kabutihang palad naman is na-accept po ni Google yung aking verification code. Login ang aking account sa Google, aking email at saka password. Yun guys, may dumating pong verification code. Tinag-sign in po ako. Kaya nilagay ko po yung verification code yun na buti na lang na-recover natin. Doon ko kanina kasi kala ko hindi na ma-recover yung aking YouTube channel at sa Google account. Sinubukan kong mag sundan yung mga napanood ko sa YouTube na tutorial about sa pag-recover ng Google account. Ang hirap po, hindi detalyado yung tutorial, nahihirapan ako. Hindi po malinaw. Kaya guys, itong tanging paraan na ginawa ko, pumunta po ako sa Smart Satellite kung saan yung may pinakamalapit na branch dito sa Manila. Doon po ako pumunta sa SM, MOA po ako pumunta kanina. Sinubukan ko doon sa Metro Point, pagpunta ko kanina sarado, kaya dumiretso ako ng MOA. Nagbaka sakali, buti na lang nung pagtanong ko sa janitor at saka sa mga kakilala kong gwardiya doon, bukas yung Smart Satellite doon. Yun guys, in-assist naman po ako ng maayos. Thank you for watching guys.